Hello mga boss, ito yung setup namin na ano, na Bentley. Ang kumpleto nga ay air pressure doon sa dashboard niya, umiilaw. Kaya tinanggal namin yung guma, setup ng kasama ko. Ito yung Bentley na tumatawag sa amin kanina na gusto niyang iparepair kung ano bang problema, bakit umiilaw yung sensor doon sa dashboard sa air pressure niya. Ginugita namin siya para doon pa rin namin itatapat yung ano niya, yung gulong niya doon sa may sensor niya para hindi magbago ang balance. Ngayon ito mga boss, ipapress namin yung ano niya sa roller namin na pampress, ipababa konti para pag sikwat namin hindi siya matigas sikwatin. Ngayon pempress naman namin yung likuran ng rim para pag backlash namin doon sa mounting niya, pag sikwat namin hindi siya matigas tanggalin. Kaya ginagayad pa rin namin para hindi tatamaan ng rim. Ito mga boss, lalagyan na siya ng ano, ng protection yung rim niya para pag sikwat, pag gamit ang pry bar at pag sikwat yan, sinisikwat niyan, pag lapat ng pry bar niyan, dapat hindi siya tumama dun sa rim at tatama niyan yung plastic. Kaya kunting ano lang kasi niyan, kunting tama lang ng bakal niyan sa rim, ano agad, babakat agad yan. Kaya pag makita ng customer na babakat yan, magagalit, papalitan pa sa amin ng bago yan. Itong rim na to, mahal itong rim na to, isang seat, hindi ka magabili ito ng isang rim, kundi isang seat lang ang bibili mo nito. Kaya ingat na ingat pagkasi magbaklas. Yan mga boss, ipo-pull out na namin yun gulong doon nang gagaling sa rim. Kaya dandaan pa rin siya nagsikwat yan kasi may pinoprotektahan siya dyan na rim ang pinoprotektahan niya, pati yung sensor. Ita mo yung sensor yan mamaya. Ayan, sensor yan, yan. Yung sensor na yan, pag mali kang sikwat dyan, basag yan. Dapat nandyan sa magandang posisyon yung ano mo pag sikwat mo dyan. Yan, na-pull out na yung ano niya, yung gulong mula sa rim. Yan, titingnan mo anong saan nagagaling yung leak na yan. Ito yung sensor niya sa ano, sa rim. Yan, iniingatan namin pag nagbabaklas kami diyan. Nadetect namin na ang nagmumula pala na sumisingaw yung guma niya doon sa gilid ng rim, madumi. Kaya hindi nakalapat masyado yung labi ng gulong. Kaya ang ginagawa niya, ginagaray namin siya, nililinis namin siyang todo yung gilid niya para paglapat ng guma, lapat na lapat, hindi na siya, hindi na doon dumadaan yung hangin. Ayan mga boss, binabalik na namin yung gulong doon sa rim kasi tapos na namin nilinis yung gilid ng rim para hindi na sumingaw siya ulit.
Ayan mga boss, pagkatapos namin kinabit yung guma, pupunta kami sa balancing yan, binabalance na namin yan para hindi siya mag-vibration sa steering niya. Ito mga boss, tapos namin na-repair yung guma niya, yung problema niya, na-solve na namin. Ngayon, okay na siya. Tingnan lang namin sa dashboard niya kung umiilaw pa ba rin ba. Lagyan namin ng tamang hangin siya. Ayan mga boss, nipitan na namin yung nut niya. Patapos na kami sa trabaho namin at nasusolve na rin namin yung problema niya. Mamaya itesting namin kung talagang umiilaw pa ba rin ba. Tingnan natin mamaya kung anong resulta niya. Ayan mga boss, tinutorque na namin siya, sinusukat namin ang higpit ng nut niya. Ang tinutorque na kasama ko, nilagyan namin ng 120 pounds. Ayan, mga boss, papaalis na yung customer namin. Tapos na namin na-repair at tapos na yung bahay sa loob. Ayan, naalis na yan. Ang ganda na talaga ng binti, oh. Mahal, mahal nga lang to. Pag mayroon ka nito, bigating ka na dito. Mga mayayaman lang mayroon nito. Ayan, paalis na boss, yung customer namin na inaayos na namin. Hanggang dito na ako mga boss. Salamat sa inyong pagsuporta. Sana sa susunod na video ko ulit, suportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat.